Napag-usapan nga natin sa nakaraang video ang tinalo ni Ippo na si Wally nang siya ay baguhan pa lamang sa boxing. Ngayon naman, fast forward tayo sa latest manga. Si Wally ay hindi na baguhan sa pagpo-boxing at ito ay mayroon ng 25 fights, 24 wins, 19 KOs at 1 loss. At ang kanyang next na makakalaban ay si Ricardo Martinez. Si Ricardo Martinez ay ang undefeated WBA featherweight super champion. Sa lupit nga nito ni Martinez, ito ang kasalukuyang number 1 pound for pound boxer. Kung maaalala nga din ninyo mga par, ito din ang nagbigay ng signature na sugat sa ilong ni AG dati nang siya ay nagbo-boxing pa. Pumunta si Ippo sa Mexico para manood ng Wally versus Martinez. At sa airport, nakita nga nito si Sendo. Nalaman natin dito na kaya pala pumunta itong si Sendo sa Mexico ay para tulungan si Volk as sparring partner nito. Dahil sa kadahilanan na wala na itong makisparring matapos ubusin ni Wally iyon isa isa. Dito nga din nalaman ni Ippo na siya ay kakailanganan din para makipag-sparring kay Wally. Habang papunta sa gym, sinabi ni Sendo na sila ay magpalit ng kalaban sa sparring dahil gusto nitong makalaban si Wally. Nakita na nga si Volk, Wally, Sendo at Ippo sa gym. Nagsimula na nga si Sendo at Wally na mag-sparring nang walang headgear at tila seryoso itong dalawa. Lahat ng suntok ni Sendo ay madaling iniilagan ni Wally. Nagpakawala ng shmas si Sendo at ito ay nailagan din ni Wally. Dahil nga sa curiosity at adaptability ni Wally, mabilis niya itong ginaya. Si Wally naman ang nagbato ng smash at ito ay sadyang ipinatama sa gloves ni Sendo. Sunod naman itong ginamit ay ang signature move ni Volk na kanyang nakisparring bago si Sendo. Grabe no mga par, sobrang talented nitong si Wally. Kahit isang beses lang nito makita ang signature move, mabilis niya itong nagagaya, parang carbon paper kung manggaya sa bilis. Sinabi nga ni Ippo kay Sendo na puntirihan nito ang katawan dahil iyon ang kanyang ginawa sa kanilang laban at naging sanhi ng pagkatalo ni Wally. At gusto nitong malaman kung paano haharapin ni Wally ang kanyang kahinaan noon. Nang magpakawala na si Sendo ng body blow, nailagan ito ni Wally at tumakbo papalayo. Natapos na nga ang kanilang sparring. Kinabukasan, sabay-sabay na nag-jogging sila Wally. Napag-usapan nga ng coach ni Wally at Volk na ang Mexico ay 2,200 meters above sea level kaya't kakaunti lang ang oxygen dito. At mahirap huminga na pwedeng maging problema nito sa laban. Habang si Martinez naman ay sanay na dito. Dahil tumira ito sa bundok na mas mataas pa kaysa dito at nagtrabaho bilang tagabuhat ng bag ng mga mountaineer. Habang sila ay nagja-jogging, nag-usap nga si Ippo at Sendo. Sinabi ni Sendo na hindi mananalo si Wally kay Martinez dahil kahit nga ito ay malakas, meron itong kulang sa kanyang arsenal na napaka-importante at iyon ang bloodlust. Kulang nga daw ito sa gigil at uhaw sa dugo na kinakailangan ng isang world champion. Sinagot nga ito ni Ippo na marami nang nakalaban si Martinez na uhaw sa dugo at brutal. Ngunit lahat ng iyon ay madaling pinabagsak ni Martinez. Kaya't ibahin si Wally at baka ito ang maging sagot laban sa champion. First time ngang nagkita si Wally at Martinez sa press conference para sa kanilang laban. At nagtanong ang isang reporter matapos ang kanilang stare down kung ano ang kanilang first impression sa isa't isa at ano sa tingin nito ang magiging laban. Sinabi ni Martinez na, "Sigurado akong kakaiba tong si Wally at wala akong prediction kung ano ang magiging laban namin. Pero isa lang ang masisiguro ko, mananatili akong champion." Matapos sabihin yun ni Ricardo, dumila nga itong si Wally tila nangangasar. At sinabi nitong, "Wala naman akong pakisability. Excited lang akong makalaban ng pinakamalakas sa buong mundo. Yun lang." Lumapit nga ito ng dahan-dahan kay Martinez at in-examine niya ito mula ulo hanggang paa. Kulit talaga nitong si Wally mga pari. Bumakrip bigla. Sabay sabi ng, "Mukhang malakas ka. Magiging masaya tong laban na to." Sinabi nga nito ni Martinez na ni isang boksingero walang nag-enjoy matapos akong kalabanin. Pero sinabi naman ni Wally na siya na ang unang mag-e-enjoy dahil kumpiyansa itong siya ang mananalo. Pinigil na nga ni Volk si Wally dahil nagiging bastos na to sa champion. Paglabas nga ng building, sinabi ni Miguel na aasa siya kay Ippo as second ni Wally para sa laban. Laking gulat nga ni Ippo nang marinig iyon. Kinabukasan habang kumakain, pumayag na nga daw dito si kamagawa na maging second si Ippo. Kinabahan nga itong si Ippo dahil first time itong maging second sa world title match. Sinabi ni Miguel na in charge si Ippo sa paglalagay ng upuan at tubig kay Wally. Tinanggihan nga ito ni Ippo. Ngunit nakiusap itong si Wally dahil sa si Ippo kung bakit ito nahumaling sa boxing. At sinabi nitong meron itong gustong ipakita kay Miguel at Ippo dahil sila ang naging rason kung bakit siya naging boksingero. Napapayag na nga si Ippo at tinanggap niya na lang ang kanyang kapalaran. Dumating na nga ang araw ng laban ni Wally at Martinez. Pagkatapos manalo ni Volk sa kanyang laban, nag-aalala si Dan kila Wally dahil siguradong kinakabahan ang mga to.
Pero nagulat itong si Dan nang makita nito si Wally na sobrang excited na sa laban niya. Pinakilala na si Wally na binansagang Alpha dahil sa pagka-inosente nito at malaunggoy nitong galaw na parang sinaunang tao. Pinakita nga ni Wally kung gaano ito ka-athletic sa pagpasok pa lang ng ring at tila nanonood ng sirkus ang mga tao. Sunod na nga ang pinakilala si Ricardo Martinez na binansagang Quetzalcoatl na God of Gods ng Aztec. Kung si Wally ay Alpha, si Martinez naman ang Omega na nangangahulugang ang katapusan. Habang tumutugtog ang national anthem ng bawat boksingero, napansin ni Martinez si Ipo at tinanong nito sa kanyang coach kung bakit ito nandoon. Bago nga magsimula ang laban, sinabi ni Ipo na ang strategy ni Martinez sa simula ay kalmado lang at tila ine-examine pa nito ang kanyang kalaban. Kaya't ang naging strategy ni Miguel ay sa simula pa lang ay all-in na agad. Sa audience naman, pinag-usapan ni Sendo at Bolt ang mga nakisparing ni Wally na isa ding world-class boxers. Binugbog pala ito ni Wally at lahat ng ito ay walang idea kung saan nang gagaling ang mga suntok nito. Tumunog na nga ang bell at mabilis na sumugod si Wally ng walang touch gloves. Ngunit handa ang champion dito at mabilis na naka-sidestep. Hinabol ito ni Wally, ngunit nang napasobra ito ng takbo at talagpasan si Martinez, nagulat ang lahat nang gamitin ito ang lubid para itya ang sarili papalapit sa champion. Habang ito ay nangyayari, dito nga natin nalaman sa usapan nila Bolg na sa dami ng kalaban ni Martinez, ni isang beses wala pang kumonekta ng malinis na suntok dito sa mukha. Hindi nga in-expect ito ng champion nang tamaan ito ng suntok habang tumatakbo ito si Wally. Laking gulat nila Sendo nang makita yon biglaan. Tila nagpanik nga itong si champion nang biglang mawala sa kanyang paningin si Wally. Nagtatago pala ito sa likod ng referee at nagpakawala ng suntok. Ngunit kinapos ito at hindi umabot. Inaasar at tila hinahamon nga ito ni Wally si Martinez. Lumapit ito unti-unti habang nakalagay sa likod ang kanyang kamay. Nagbato ng left hook si Wally matapos itong magpaint ng dalawang beses. Ngunit nadepensa nito ni Martinez at mabilis na dumistansya si Wally. Pinakita nga nitong si Wally kung gaano ka-unorthodox ang kanyang boxing style. Kada itsa nito sa lubid, nagpapaulan nito sa depensa ni champion. Dito nga natin nakita kung bakit hindi alam ng mga nakakalaban ni Wally kung saan nanggagaling ang suntok. Dahil sa mga fake punch nito, gamit ang kanyang mabibilis at flexible na kamay. Mabilis ngang natapos ang round 1. Ni isang beses, hindi nga nagbato ng suntok ang champion. Dumepensa at inobserbahan lang nito ng kalmado si Wally. Bago magsimula ang round 2, sinabi ni Martinez sa kanyang isipan na first time nitong magkaroon ng kalaban na kagaya ni Wally at napaisip ito kung ano ang dapat nitong gawin. Nagsimula na nga ang laban at nagpaulan ng iba't ibang suntok si Wally. Wala ang magawa si Martinez kundi dumepensa lang. Unti-unti kumukonekta na ang mga body blow ni Wally. Natapos na ang round 2, ngunit tila hindi pa din alam ni champion ang kanyang gagawin. Hindi sapat ang 6 minutes para mapag-aralan si Wally. Sinabi nga ni Martinez sa kanyang corner na mukhang napasubo siya dito kay Wally. Masyado itong malakas at ang natural talent nito ay kakaiba sa lahat. Nagsimula na ang round 3. At dito natin nalaman na pinupuntirya pala ni Wally ang mga mata ni Martinez para tanggalin ang bisyo nito. Kaya't hinihigpitan ng champion ang depensa banda sa kanyang mukha. Habang nangyayari lahat iyon, sinabi nga ni Bolg na isa sa mga rason ng pag-backout ng mga ka-sparring ni Wally ay dahil sa nakukuhang injury sa kanilang mata laban kay Wally. Kaya din dumidepensa lang si Martinez dahil kapag dumugo ang kanyang mata, maaaring itikil ng referee ang laban at hatulan ito ng TKO. Sinubukan niyang bumawi ni champion at nagbato ito ng left straight. Pero nailagan ito ni Wally at mabilis itong kumounter na kamuntikan ng lumanding ng solid kay Martinez. At doon na natapos ang round 3. Sinabi nga ni Martinez, after 3 rounds, unti-unti niya nang naiintindihan ang boxing style ni Wally. Pagtunong ng bell, umabanti na nga unti-unti itong si champion at nang sumbukan itong itrap si Wally, ginamit nito muli ang lubid at nagpakawala ng mga kakaibang suntok. Pero nanatili pa ding umabanti si Martinez at sinusubukan itong hulihin si Wally. Sinabi nga nito ni champion na ang buong boxing ring ay parang gubat kapag kalaban nito si Wally. Dahil lahat ng pwedeng gamitin nito sa loob ng ring ay sinasamantala nito. Dito nga natin nalaman kay Dan na ang kanilang plano pala ay manalo ng desisyon gamit ang bilis ni Wally. Kaya't simula pa lang ng laban, kinukuha na nito agad ang mga puntos habang nag-oobserba si Martinez. Kaya naman napipilitan ang champion na sumugod dahil kung hindi, unti-unti itong matatalo. Ginalit nga uli ito ni Wally at sinabing, "Come on, champion!" Dito nga natin nalaman sa coach ni champion na na-request pala ito ni Martinez sa kanya para maganda sa laban niyang na-postpone laban kay Sendo.
Nagsimula na magpakawala ng matitinding left jab si Champion. Ngunit nailagan lahat ito ni Wally at kumakounter. Parehas ngang hindi kumukonekta ng malinis sa mga suntok nito at nasasalag lang. Matapos ang matagal na palitan ng suntok, napatigil nga itong si Martinez nang kamuntikan na kumonekta ng solid sa mukha nito ang counter ni Wally. Muli nga itong nagpalitan ng suntok pero dahil sa bilis ni Wally, siya ulit ang nakakalamang dito. Patuloy ngang sinusubukan ni Champion huliin si Wally. Ngunit muli itong napatigil nang kumounter si Wally na lumanding ng malinis sa mukha nito. Doon na natapos ang round 4. Dahil nga sa home court advantage si Champion, winarning nga ng referee si Wally dahil sa paggamit ito sa lubid para magpaikot sa buong ring. Nagsimula na ang round 5 at nanatiling lamang si Wally sa palitan ng suntok. Sinubukan ngang kumonekta ng suntok ni Martinez pero masyadong mabilis si Wally dito at tila pinaglalaroan niya lang ito. Ngunit, nayanig ang mundo ni Wally nang kumonekta na si Champion gamit ang kanyang pamatay na left jab. Pinaulanan nga ito agad ni Wally ng suntok para mapatigil ang pag-abante nito. Pero kumonekta na naman ng solid na left jab si Martinez at tila nakukuha na nito ang tempo ng laban. Sinunod-sunod nga nito ni Champion si Wally at dahil dito nabaliktad ang sitwasyon. Sa panic nga nitong si Wally, nabunggo nito ang referee habang dumidistansya. Dito na nga natin nakita ang sekreto ni Martinez na kahit wala itong superhuman na lakas o bilis, pwede naman nating sabihin na ito ang boxing na nagkatawang tao sa sobrang solid ng basic fundamentals nito. Sinabi nga sa corner ni Wally na kung sakaling makaligtas ito sa round na yon, gagamitin na nila ang kanilang secret move. Nanatiling agresibo si Martinez at tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaulan nito ng left jab. Dahil dito, na-corner si Wally at tinamaan ng isang solid na 1-2 punch. Tuluyan na nga nabaliktad ang laban ng manakdown nito. Nang muli itong makatayo, kinorner agad ito ni Martinez at patuloy na nagbato ng left jab. Sinubukan nga ni Wally na lunurin ng suntok itong si Champion gamit ang kanyang mabilis na kamay. Pero binisikan lang ito ni Martinez at pinatigil itong si Wally gamit ang textbook left jab dito. Sinubukan nga nitong pabagsakin uli gamit ang right straight. Pero nailagan ito ni Wally at nagtangkang tumakas na sinalubong naman ni Champion ng isang malabombang body blow. Ngunit nagulat ito na kumounter itong si Wally at doon na natapos ang round 5. Sa corner ni Wally, sinabi na ni Miguel ang secret move at ito ay ang be free and just have fun. Masaya ngang tumayo si Wally sa kanyang corner. Dito na nga magsisimula ang malabagyong bakbakan. Hinamon ni Wally si Champion sa gitna ng ring sa pagbadyak nito ng paa. Parehas na gumit na ang dalawang boksingero at nagpaulan ng sandamakmak na suntok. Parehas itong kumonekta ng solid sa mukha. Nang magpakawala si Wally ng isang malakas na suntok, ito ay gumulong nang ito ay mailagan. Pagkatayo nga nito ni Wally, si Champion naman ang humamon dito sa gitna ng ring. Nagsimula nga ulit itong dalawang magsuntukan sa gitna ng ring. Ngunit nayanig ang ulo nitong si Wally nang tamaan ito ng right straight sa mukha at naging sanhi ng pagka-knockdown nito. Mabilis nga itong tumayo at parang walang nangyari. Sinubukan itong bumawi at nagbato ng mga solid na suntok. Tila naging last man standing nga ang laban sa gitna ng ring at hindi sumusuko itong si Wally kahit luging-lugi na ito. Nang magbato ito ng smash, kinounter ito ni Champion ng isang solid na right straight. Dahil dito, mabilis na tinapos ang referee ang laban. At itinanghal na panalo and still the reigning undefeated champion, Ricardo Martinez! Diyan na nagtatapos ang ating video. Grabe yung laban na yun no mga par. Akala ko mananalo na si Wally. Siguro pag na-animate to, sobrang solid no? Paano kaya kapag bumalik sa pagbo-boxing si Ipo? At kinalaban ito si Ricardo no? Ano sa tingin nyo kaya mangyayari mga par? Talaga nga namang habang-abang. Ako nga pala ulit si Yawa Senpai. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para maging updated sa mga susunod na matinding bakbakan. Hanggang sa muli mga par!